Welcome back to Shanley TV! Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Dahil kung kami naman ang tanungin nyo, we are all in good health here ng pamilya ko sa India. Ang ishare ko sa inyo ngayon ay tungkol to sa pangyayari na hindi ko kailanman nakalimutan. Dahil isa ito na nakapagpabago sa pananaw ko sa buhay at lalo na sa ugali ko. At naisip ko lang to na i-vlog nung may nabasa ako na comment. Yung kung naalala nyo yung video ko na napakasimpleng bilyonaryo dito sa India. I-share ko lang to sa inyo. Nabasa ko doon, may nagsabi, isa sa mga viewers ko syempre, sabi niya, di ka naman atribida. Di ka naman atribida, ano? Kasi hindi mo pa nga close, may pag-tour ka na sa bahay nila. Ganon ang comment niya. Ngayon, at saka may emoji siya na naka-peace sign at saka tumawa. So, nireplyan ko lang siya ng ganito. Kasi inisip ko rin na yung joke. So, nireplyan ko siya ng, ay, oo nga pala, ano? Ngayon ko lang naisip yan. Sabi ko ng ganon. At sabi ko pa, hayaan muna. Paminsan-minsan lang naman yan. Dahil ang minsan ay magpakailanman. Pa-joke kong reply na ganon. Ngayon, nag-reply siya ulit. Sabi niya na, ay grabe, hindi ko in-expect na ang i-reply mo sa akin ay ganyan. Kasi akala ko, i-justify mo yung sarili mo or tatarayan mo ako. Alam mo, yan talaga ang gusto ko sa'yo. Good vibes ka. Keep on vlogging. Yun ang reply niya. So, hinart ko. Ngayon, doon ba ako parang nagbalik yung nakaraan, yung pangyayari sa akin noon sa Kuwait na, hala, nagbago na nga talaga ako. Yung parang naano ko sa sarili ko. Tsaka doon ko rin naisip na ma-vlog ko nga ito. Bago natin yan ipagpatuloy ito, ikwento ko muna sa inyo yung pangyayari. Dati, nung nasa Kuwait pa kami ng asawa ko, bagong kasal kami noon. Naghanap kami ng flat na matirhan namin kasi nga magsama na kami. Ang nahanap namin na flat is pag-aari ng Indian couple. Napili ko yung flat na yun dahil malinis at maayos yung flat. Tsaka okay naman sila din sa tingin ko. Nung mga ang agreement namin is kasi medyo mahal talaga yung rent. Sabi nila medyo mahal daw kasi parang hinati lang daw namin yun yung rent ng flat kasi wala naman kaming ibang kasama. At sa toilet, kami lang naman ang gagamit mag-asawa dahil may sarili silang toilet doon sa kwarto nila, which is yung master's bedroom. Pero, mga ilang buwang nakalipas, nagsabi siya sa akin kung pwede na maghanap daw ako ng titira, gagawan daw nila ng partition yung sala kasi para makasave daw kami. So, nabigla ako, pero sa sinabi niya yun na makasave kami, di sabi ko, oy, okay to. Kasi para nga din malas yung rent namin. So, yun nga, binawasan yung rent namin at sabi niya, kung pwede, ako daw ang maghanap yung kakilala ko para daw at least sa CR kasi kami daw ang mag-share sa CR nung mag-rent sa partition. So, yun, nakahanap ako ng kasama ko sa trabaho. Okay yun, Filipino couple, okay sila. Ngayon, mga 1 month after or 2 months, itong Filipino couple na may nagsusumbong sa akin na bawal ba talaga ang bisita dito kasi sabi hindi daw bawal ang bisita. Sabi ko, wala naman siyang sinabi sa amin ng ganun. So sabi ko, hayaan mo, sasabihin ko doon sa Indiana.
So, sinabi ng yung Indiana na hindi nga pwede. So, ang ginawa ng Pinay, doon na lang niya tinatagpo yung bisita niya sa lobby ng building. So, yun. Napapansin ko, parang unti-unti, nagbago siya yung Indiana. Kasi, umuwi ako, isang araw, umuwi na ako sa flat namin, galing ako ng trabaho. Yung asawa ko, sabi sa akin na, alam mo, tatlong araw na akong walang tulog masyado kasi pinapatay daw yung aircon. Hindi daw siya nakakatulog kasi pinapawisan siya. So sabi ko sa asawa ko, ba't hindi mo sabihin na huwag patayin yung aircon? Sabi naman ng asawa ko, bakit naman, hindi ko naman kailangang sabihin yun pa. Kasi alam naman niya, mainit. Ganun, kahit man lang kung hinaan niya, ganun. Sabi ng asawa ko, kung pwede daw, ako na ang magsabi. Kasi sigurado siya na yung Indiana ang nagpapatay ng AC. Kasi yung lalaki nung time na yon na pumapasok na sa trabaho. Panggabi kasi yung asawa ko noon. Kaya sa umaga, nandun talaga siya sa flat. Ngayon, sinabihan ko yung Indiana na pwede na hindi mo patayin yung aircon kasi yung asawa ko hindi nakakatulog. Pinapawisan siya kasi ang init. Sabi niya, ang labig kasi. Tsaka masama ang pakiramdam ko. Sabi niya nang ganon. Sabi ko, ganon ba? Sabi ko nang, pwede hinaan mo na lang or mag-wear ka ng yung jacket or something na hindi ka ginawin kasi hindi naman pwede na yung asawa ko na magsasuffer siya, kailangan niyang matulog. So parang tiningnan niya lang ako, sabi niya, okay, gumanon siya. So yun na. Hanggang one day na naman, dumating ako sa flat. Pagkapasok ko pa lang ng flat, ang init. Kasi nung time na yun, summer yun. Tsaka kung alam nyo, ang Middle East, alam nyo kung gaano talaga kainit doon. Ang init sobra, hindi pwede ng walang aircon. Pagpasok ko, ang init talaga. So ang ginawa ko, ino-on ko yung aircon. Pagkapasok ko sa kwarto, nagbihis ako, ganon. Maya-maya, enough yung aircon. So, lumabas ako. Pagkalabas ko, nandoon siya. Enough nga niya yung aircon. Sabi ko na, pwede i-on mo kasi ang init. Or kung nilalamig ka, hinaan mo na lang, wag mong i-off. Sabi niya na, hindi naman mainit. Sabi niya nang ganon. Sabi ko, inainitan nga ako eh. Sabi ko, pwede paki-on. Sabi ko sa kanya nang ganon. Sabi niya, no. Ang ginawa ko, in-on ko pa rin. Alam niyo, na-shock talaga ako sa sinabi niya. Sabi niya, why did you on? I told you that I feel cold, nilamig daw siya. Sabi ko, so hinaan natin, problema ba yun? Sabi ko, dapat hindi lang ang sarili mo ang isipin mo, isipin mo din kami kasi nag-share naman tayo dito ng bayad, di ba? Hindi lang yung sarili mo lang ang iniisip mo. Sabi niya, alam mo, naawa talaga ako dyan sa asawa mo. Kasi kumukuha siya, nagpapakasal siya sa isang Pilipina pa na ang chichip nyo at saka mga pokpok kayo. Nagulat talaga ako. Sabi ko sa kanya, ano? Sobra akong nasaktan sa sinabi niya. Sa yun lang, sa aircon na yun, sinabi na niya yung ganun. Kaya ang sagot ko naman sa kanya, sabi ko, paano ko nasabihin ganun kami? Sabi ko, sa bagay, kasi kaming mga Pilipina, kaya maraming nagbabayad sa amin na lalaki na kahit saan sa buong mundo, kami ang hinahabol-habol at kahit magkano pa yung presyo namin, binabayaran kami
Dahil alam mo, malinis kasi kami at mabango. Kaya yun yun. Pero ikaw, alam mo, walang magbabayad sa'yo. Kasi kahit palibre, walang kukuha sa'yo, walang magkakagusto. Dahil mababaho kayong lahi kayo. Sinabi ko yun, nakalimutan ko na. Yung asawa ko is pana. Pero dahil nga sa galit ko, yun ang sinabi ko sa kanya. Ang baho niyo. Nagwala siya. Sabi niya, wag na wag mo akong masabi na mabaho ako dahil alam mo malinis ako sa bahay. Sabi ko, malinis ka lang sa bahay. Pero dyan ka mo, tinignan ko yung sa kanya, dyan ka mo, mabaho ka at dito mabaho ka at bunganga mo mabaho ka. Ganun ang sinabi ko sa kanya. Nagwala na siya, talagang nagsisigaw siya. Ako, pakalma lang talaga ako na sinabi ko sa kanya. Alam mo, baguhin mo kaya yung ugali mo. Kasi naaawa talaga ako sa asawa mo kung awayin mo yung asawa mo. Kami dito, kung mag-away kayo, parang kayo lang ang nakatira sa buong mundo. Wala kayong iniisip na may kasama kayo dito, pero may narinig ka bang reklamo? Nagreklamo kami? Wala. Pero dahil sa sinabi mong yan sa akin, na kaming mga Pilipina ay ganyan, ngayon, sasabihin ko rin sa'yo, dapat ingatan mo yung asawa mo. I-take care mo yung asawa mo. Kasi pag iwan ka niyan dahil sa pag-uugali mo, ikaw ang kawawa. Tsaka alam mo, no wonder, ito ang sabi ko sa kanya, no wonder kaya hindi ka binibless ng anak dahil dyan din sa pag-uugali mo. Kaya baguhin mo. Nakwento kasi niya sa akin noon, nung nagkikwentuhan kami, nung okay pa kami, na dalawang beses na daw siyang nakunan. Kaya, dahil sa sakit ba na sinabi niya about Filipina, yun lang din na gusto ko rin siyang saktan. Yun ang intention ko, na gusto ko rin siyang saktan. So yun, lalo siyang nagwala, sabi niya, lumayas ka dito ngayon din sa flat ko. Lumayas kayo. Ganun. Pagkatapos tumawag siya sa asawa niya, tapos yung asawa niya pinapatawag doon sa asawa ko. Kasi yung asawa ko rin time na yun, wala doon sa flat. Kami lang. Pagdating ng asawa ko, nag-a-argue pa rin kami. At sinabi niya sa asawa ko, pagsabihan mo yung bastos mo na asawa, kasi alam mo ba kung anong pinagsasabi niya tungkol sa atin na mga Indian? Mabaho daw tayo. Katapos, yung asawa ko, sinabi na asawa ko, punta tayo sa kwarto. Doon kami, nag-usap kami ng asawa ko sa kwarto. So sinabi ko sa kanya lahat-lahat. Sabi ng asawa ko, sana hindi mo na siya pinatulan. Ano ka ba naman? Ganun ang asawa ko. Sabi ko, ay hindi pwede. Dahil ang sakit ng sinabi niya sa akin. Yun nga. Yun na. So yung asawa ko, tumahimik na lang. Ngayon, maya-maya kumatok siya. Sabi niya, gusto ko umalis na kayo dito sa flat ko. Yung asawa ko, hindi nakasagot. Ako sabi ko, gawin mo lahat ng kung ano ang magagawa mo. Hindi ako aalis sa flat na to. Sabi niya, tatawag daw siya ng pulis. Sabi ko, tumawag ka ng pulis. At tinawag niya yung Harris, tawag na yun, yung watchman ng building. Tapos yung watchman pa, sinabi nga na dahil sila ang flat owner, kami ang aalis. Sabi ko, hindi kami alis. So walang nagawa yung watchman. Sabi ng watchman, ayusin nyo to, kayo ang mag-ayos. Eh, hindi talaga ako umalis. Sabi ko, ibalik mo yung pera namin. Hindi. Sabi pala niya na ibabalik daw niya yung deposit namin. Basta lang lumayas kami. Sabi ko, ay hindi. Tatapusin ko yun. Tsaka kung kailan kami, sabi ko, paalisin mo kami, saan kami titira? Sabi niya, I don't care kung saan kayo titira. Ganun ang sagot niya. Sabi ko, so hindi kami alis, maghintay ka kung kailan ako makahanap.
So, ang ginawa niya, to make the story short, dahil hindi nga niya ako napaalis, sila ang umalis. So, yung flat na yun, dahil nakapangalan sa kanila, na napilitan rin kaming umalis kasi nakapangalan yun sa kanila. Pero at least, hindi ako nagpatalo. Yun, ganun. So, lumipas ang mga taon, ganun. Ganun yung ending namin. Hindi kami nagkaayos. So, after three years, sa hindi sadya, nagkakita kami sa daan. May isang babae na Indiana na ngumiti sa akin buntis. Tsaka nung time na din yon, may Shanli na kami. Mga siguro si Shanli noon, wala pang 1 year si Shanli noon. Parang kapapanganak ko pa lang yata noon. Ngumiti sa akin. Sabi ko, familiar to. Kasi hindi rin kasi ako ano sa mukha. Yung pala tandain ba? Tsaka parang nagbago din yung mukha niya nung time na yun. Kasi nga, tumaba siya kasi buntis. Sabi ko, familiar to. Pagkatapos, lumapit sa akin siya. Sabi niya na, "Hi, how are you?" Ganun siya. Sabi ko, "I'm good." Hindi ko pa rin siya naalala. Tapos sabi niya, "Pwede na ano, may time ka ba? Gusto kong makipag-usap sa'yo." Sabi ko, ano yun? Sabi ko sa kanya ng ganun. Sabi niya, "Yung dati, sorry." Sabi niya. Tapos biglang ano, naalala ko na nung sinabi niya, "Sorry yung sa nangyari sa flat dati." So na sabi ko, "Hala, ito pala yun." Kasi nagbago nga yung mukha niya, sabi. Pagkatapos, nakikinig lang sa kanya, sabi niya, "I'm really sorry. Ang tagal na daw niyang gustong magsabi sa akin, pero wala na daw yung hindi na niya alam kung nasaan kami. Pagkatapos, ang dami na rin nang nangyayari. So, parang thankful siya at nakita niya ako dahil gusto daw talaga niyang mag-sorry sa akin." Sabi niya, "Sorry talaga sa mga nasabi ko sa iyo, you know. I really don't mean that. Sabihin ko sa iyo kasi alam mo nung time na 'yon, nasaktan sabi niya, nung time kasi na 'yon, nakuna na naman daw siya, parang pangatlo na. Para bang I really feel that time like napaka walang kwenta ko. Parang yata siya ng depression. Yun ang sabi niya eh. Pagkatapos sabi niya, parang naiinggit ako. Parang ayoko na may nakikitang masaya. Parang ganun ang mga nararamdaman ko. At later na lang daw niya na-realize noon na parang napakasama nga daw niya nung mga nagawa niya. Kasi nung time na yun din, yung nagkantahan kami ng mag-asawa, nagkantahan kami, nag-video kay kami, kinatok rin niya kami din kasi noon na ang ingay daw namin. Yung time naman na yun, hapon yun. Okay, ano na yun? So, ang dami niyang mga, sabi ko nga sa inyo, talagang nagbago siya. So, yun nga, pinaliwanag niya na nakatatlong ano na daw siya, no? Nakuna na siya. Parang hate niya ang lahat. Ganun daw yung naramdaman niya. So, ang sagot ko sa kanya, "It's okay, it's been long time." Sabi ko, "Hayaan mo na yun." Sabi ko, "It's okay." Ganun ako sa kanya. Alam niyo, after naming mag-usap, nagsisi kaya talaga ako sa nagawa ko sa kanya din kasi may pinagdaanan pala siya nung time na yun at kung ano-ano pa yung sinabi ko. Lalo pa yung sa sinabi ko na no wonder hindi ka blinest ng child. Talagang nasaktan ko talaga siya noon. Kaya sinabi ko talaga sa sarili ko na dapat baguhin ko yung sarili ko. Na hindi na ako dapat yung mapagpatol. Dapat magpasensya na ako. Kasi hindi pala talaga natin malalaman na yung isang tao na sa tingin natin yun nga toxic, haters, nega, mean, rude, may pinagdadaanan yung mga yun. Pag maka-encounter ako ng mga ganung tao, hindi na ako pumapatol. Parang ini-ignore ko na lang sila kasi
iniisip ko na lang, tinatry ko, yun pala yung word, tinatry ko na kung may ma-encounter ako na nagaganon sa akin, tinatry ko na hindi ko sila papatulan. Dahil ang nasa isip ko nga, baka may pinagdaanan lang to. Kasi, naisip ko rin to na pag ang isang tao, isang positive na tao, yung pag masaya ka sa buhay mo, parang hindi mo naman yata maisip na makasakit ka ng damdamin ng isang tao, ng kapwa mo. Kung ikaw ay isang, kung masaya ka, diba? Ganyan ang naiisip ko. Kaya, yun talaga, nagsilbing leksyon yun sa akin. Na mula noon yung sa nangyari na yon, may nagbago sa akin. Hindi na ako yung mapagpatol. Hindi na ako ganun. Kaya lesson learned sa pangyayaring yon, na dapat hindi na ako yung mapagpatol. Kung pwede na i-ignore na lang yung mga ganong klaseng tao. Dati kasi talaga, masasabi ko, ang sama ng ugali ko dati. Wala akong pasensya. Mapagpatol ako. Kahit na kung may masabi lang sa akin yung isang tao na hindi ko gusto, palalakihin ko na yan, aawayin na kita. Ganun ako dati. Kaya sinasabi ko sa inyo, sobrang thankful ako sa pangyayaring yon, yung sa Indian na yon. Dahil na may mga na-realize ako at yun nga, nag-mature na ako. Nag-mature na nga ako kasi napapatunayan ko yan. Napapatunayan ko kaya yan ngayon dito sa pagwa-vlog ko. Kasi yung mga natatanggap ko ba na may mga negative comments, hindi kaya ako naaapektuhan na nun. Ini-ignore ko na lang. Kasi ang nasa isip ko na nga, baka may mga pinagdaanan lang to. Yun na, hindi na mawala sa isip ko dahil nga sa pangyayaring yun sa akin nung sa Indiana. Na kaya siya naging parang rude siya kasi dahil nga may pinagdaanan siya. Yun. Kaya, yun na. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa vlog kong ito. Maraming salamat sa inyo. God bless you all. Mwah.